gaano kalaki yung kinikita ng mga grinder na to. Good morning, guys! So, yan for today's vlog, guys. May nais na akong i-share. Sa vlog na to, pag-uusapan natin kung paano ba tayo pwedeng kumita gamit ang ating motor. So yun yung topic natin ngayon, guys. Gusto mong malaman kung paano tayo kumikita gamit ang ating motor, I suggest tapusin mo tong video na to at magbabalik tayo after ng ating intro. At yun, guys, back to the topic. Paano nga ba tayo kikita gamit ang ating motor, ating personal na motor? Maraming ways para kumita gamit ang ating motor. Pero itong isi-share ko, guys, is ito yung very common na ginagawa dito sa Pilipinas para tayo kumita gamit ang ating motor. So, uunahin natin dyan is yung of course, napaka-common dito sa Pilipinas yung motor na ginagawang pampasahero, yung pamamasada, very common dito sa Pilipinas yung pamamasada na wala kang amo, ikaw mismo yung amo, ikaw mismo yung pay-handle ko kung gaano kalaki yung kikitain mo everyday. Kung masipag ka, kalaki ang kita, pero kung petex-petex lang, sakto lang yung kita. Ang kagandahan ang pamamasada at pamamasahero, walang humahawak sa'yo, hawak mo yung oras mo. And isa pang pinaka-common na ginagawa dito sa Pilipinas is yung pagpaparenta ng motor or tricycle. Kung merong tricycle, pinaparentahan, and the end of the day, binabayaran yung renta ng motor. Depende kung magkano yung renta. Ayun, isa pang pag-uusapan natin, guys, is naging ano na rin ito siya eh, dito sa Pilipinas, naging common na rin siya na ginagawa sa motor para kumita. So, kung familiar kayo sa ano, guys, sa mga delivery na mga services like Foodpanda, and dito sa Jensen, andito na rin yung Maxim, dati yung Angkas, andito, ewan ko lang sa iba pang ano, sa iba pang mga nag-o-offer ng mga yan, mga delivery services, no, na mga companies. Isali na rin natin yung JNT Express na yung mga nag-deliver ng mga galing sa online. Sariling motor din nila yan na kanilang ginagamit para kumita. Yan, ipapakita ko sa screen kung paano ba mag-apply sa ganitong kumpanya. Mga requirements, guys, sa kung mag-a-apply ka ng Foodpanda, Maxim, Angkas, at isi-share ko din mamaya yung kinikita ng mga rider na to sa kani-kanilang mga kumpanya, no. Ang kagandahan dito, guys, pag under ka sa company nila, iba yung daily wage mo sa kanila. So babayaran ka nila everyday. At pag personal mo na motor, yung iyong gamit, babayaran din yan nila. Ewan ko lang kung may mga commission pa, kasi yung ibang kumpanya, wala silang mga commission. So, zero commission sila. Ewan ko lang sa Foodpanda, ewan ko lang sa Angkas kung may mga commission ba sila. Ipapakita ko, guys, ipapakita ko sa screen, magkano ba ang kinikita ng isang rider ng mga delivery services rider na to. So ayan, makikita nyo sa screen.
So, yun po, siguro, first time yung nakita yung mga income nila. So, hindi po yan fixed. Hindi po yan fixed, no? Nakita ko lang yan sa online. So, ginuha ko. Ano lang, parang konting idea lang yan para sa mga Pinoy na hindi alam kung magkano kikita ng mga Foodpanda rider, mga Angkas rider. So ayan po, sobrang laki po ng kikita nila everyday. So yun, nakikita nyo sa screen, umabot ng 1.5 per day, 1k per day. So sobrang laki na po nun. Yun lang, ang kaibahan lang, i-compare natin siya doon sa pamamasada, sa pamamasahero. Meron kang amok, merong kumpanyang humahawak sa'yo. So, hindi mo hawak yung oras mo, hawak ng kumpanya. So, magbe-base ka kung ano yung mga rules ng company. So, doon mo ibabase yung oras mo. Kapag di-deliver, ilang oras dapat ma-deliver na yung item. So, yun yung kaibahan sa parang traditional na paggamit ng motor dito sa Pilipinas. Yun lang yung meron kang amo, pero ganun din malaki yung kinikita nila sa ano, sa pagra-rider. Kaya pala guys, mapapansin nyo ang gaganda ng mga motor ng mga riders, no? Merong mga Inmax, kasi yun nga, malaki yung kinikita nila guys. So, kayang-kaya nilang bayaran yun kahit bagong kuha kayo. First. So, yun guys, kung sana nagka-idea kayo sa ganitong mga kitaan gamit ang motor, sana nakatulong sa inyo kung may plano kayong mag-apply sa ganitong mga kumpanya, sa mga kumpanyang to. Sana nakatulong ito sa inyo, nakakuha kayo ng idea sa mga requirements, sa mga kitaan. May ano dito guys, traffic. Guys, sana nakatulong sa inyo ang video na to. Kung gusto niyo ng mga ganitong mga content, mga moto vlogging content at mga tips, at kung sa tingin mo nakatulong ito sa iyo, huwag mong kalimutan sana i-like at i-subscribe ang YouTube channel na to. Paki-like na rin ang aking Facebook page na Generous Moto Vlogger, nag-a-upload din tayo ng mga video natin doon, no? So maraming salamat at abangan po natin ating susunod na moto vlog video. Thank you. Babush. Ang mga police dito guys, oh. May pit yung ano ngayon dito, papasok ng kulumulok. May pit sila, nagbabantay.